guys, isi-set up muna natin yung machine natin bago natin gatasan yung baka. So ito po yung tangki natin para dito natin ipasok yung gatas ng baka. So bubuksan lang natin para pasok yung gatas doon. Pagkatapos nyan, check muna natin yung mga ipapang tip-top kung sarado ba. So dito po yung dadaan yung gatas natin sa new climb. Anyway, marami pa parts dito sa machine. Sa susunod ka na lang siguro i-explain. Ito po yung ano natin, ito po yung machine natin na ilalagay lang natin dito sa milk. Milk, saka wash kasi yan, dito sa milk. I-switch lang natin sa milk. Tapos pipindutin na natin itong kulay green para mag-on na yung machine. Itong compressor guys, i-on din natin ito eh. On din natin. Yan yung ginagamit sa tip spray natin sa ano, pagkatapos gatasan yung baka. Ayan. Ito na po yung ano natin. Ito na po yung milking shed natin. Ito po ay tinatawag na rotary milking shed. Ito po ay may 42 bale. Ito po yung ibig sabihin ng po yung may 42 bales like you said. So guys, ito na po yung mga baka natin na gagatasan. So guys, mga nasa mga 400 cows itong gagatasan ngayon. So ipapakita natin paano sila gagatasan. We're back guys. Ipapakita po namin kung paano gagatasan yung mga baka. Ito, magkita na natin yung ilang baka. So ngayon, maglalagay na tayo ng mga cups. Officially, we start milking now. Ayan guys, kung mapapansin nyo itong sleeve ko guys, DIY lang ito. Ito po yung AI glove na ginagamit ng mga technician. Pinukulang ko lang, nilagay ko lang dito sa ano ko, sa arm ko. Kasi pag wala ka kasing sleeve, medyo madumi kasi yung ano, kapapa. So, yan, nilagay ko lang. Tingnan nyo guys, so, puno-puno ng may mga dumi na. So, mababasa ko yung ano natin. Ayan guys, ganito po yung trabaho namin dito sa New Zealand. Iba rin yung sistema doon sa pinagtrabahoan namin doon sa Saudi. Kasi yung milking shed din na iba dito. Kasi dito is rotary. Meron din naman mga hearing bone dito, yung ano lang, yung shed na straight lang yung ano shed. Yung in fact yung isang kan ng boss namin, hearing bone yung ano nila, yung missing shed. Pero ito mas maganda, medyo maganda tong rotary kasi dito ka lang nakatayo, tayo mo lang yung baka, yan iikot lang nila. Yan papasok sila dyan. Tapos doon naman sa kabilang ano, kung sa kabilang dulo, doon sila lalabas. Mamaya guys, papakita natin kung paano sila mag-exit doon sa ano, sa kabilang dulo. Anyway guys, babalik na lang kami mamaya. Ito yung ano, gagatasan namin. Medyo marami-rami po sila, mga 400 cows, more or less 400 cows. Pa-shoutout nga pala kay Ronald Dayaba. Ito yung kababayan natin na... Ronald Dayaba from Malaysia, Signon. Meron pa tayong mga kasama mga Pilipino dito guys. Ito kasing farm na to. Tatlong farm kasi ito eh. So yung ibang farm na yung mga Pilipino din. Yan guys, ito po yung mute receiving can natin. Dadaan yung gatas, yan nakikita nyo. Medyo ano kasi, medyo marumi kasi yung mute receiving can na ano. Ito, mapapansin yung gatas.
Yan. Pero malinis yan sa loob. Labas lang yung medyo madumi. Okay. Siyempre, yung mga minsan, yung mga dumi yung ano. Anyway, babalik tayo dun. Hi guys, muli tayong magbabalik guys. Ngayon, i-stop po na natin ito. Saka iikot tayo dun sa kabilang dulo. Papakita natin kung paano sila, paano mag-exit yung mga baka. Kasi dati po, nung wala pa akong idea dito sa Rotary na milk shed, kasi kaiba yung milk shed namin dun sa Saudi Arabia, so wala talaga akong idea kung paano gagatasan yung mga baka dito sa Rotary shed. So, titingnan na natin dun kung paano mag-exit yung mga baka. Siya yung mag-uncap ngayon. Or magtatanggal ng cluster kasi tawag namin dito sa Saudi, pero dito sa kanila, cups. So ayan, tinatanggalan na nila ng pan, cups, yung mga wala ng gatas na baka. So malalaman mo yan eh, kasi wala nang gatas na pan. Ayan, wala na po. So tanggalan mo lang. Kasi pag nasobrahan din kasi sila ng ano, pag na-overmilk din kasi sila, nagkakaroon sila ng mastitis. At saka pag hindi rin sila nagatasa ng maayos, nagkakaroon din sila ng mastitis. Magkakaroon din na magkaroon ng mastitis. At saka yung ginagamit ng pang-spray, pit spray. Ayan po yung exit ng kwan. Yung mga natapos ng gatasan. Ayan. Tatanggalin lang natin, hihinain na natin yung ano. Yan, binitan muna natin yung ano, yung mga ano natin. Hindi talaga maiwasan na ano. Hihilain na natin itong pan, yung tali. Kasi ito yung control ng platform. Yan, medyo matigas. Kasi mahaba kasi yung tali. Yan, hinila ni Paring Ronald doon sa dulo. Ayan, umiikot na yung, papansin nyo guys, umiikot na yung platform. Ayan, i-exit na yung mga baka. Lalabas sila. Kasi nga, meron kasing tubig doon na katama doon sa panila, sa ulo. Flusher. So, parang mag-flusher siya, may tubig na malakas. So, ayan, exit sila. Saka guys, kung mapapansin nyo guys, meron tayong chain dito. Kasi wala talaga akong idea dati kung paano gagatasan yung baka. So, ito naman chain, ginagamit natin to yung sa mga bakang may gatas pa. Kasi hindi naman lahat ng ginagatasan natin pagdating dito sa dulo ay wala nang gatas. Meron talagang mga maraming gatas. Kaya nilalagay ito dito. Nilalagay yan dito para malakyan sila, para hindi sila makalabas doon. Kung atras man sila, may chain. Yan po ang sistema ng Rotary milking shed. Anyway guys, see you na lang later. Babalik na ako doon sa kabilang dulo. Gagatasan ko na yung mga bakang hindi pa nagatasan. Ayan, tinatanggalan niya. Ayan, wala na mga gatas yan eh. See you later guys. Anyway, karagdagan po guys, para hindi kayo malito, ito yung cups natin. Tatanong nyo guys kung paano siya magkakaroon ng paano niya hihigupin yung gatas. Ito pinipindot kasi po guys, para magkaroon siya ng suction vacuum. Ayan, pag pinindot na yan, karagdagan lang po guys, no? I-explain lang po natin. So, baka ano, nalilito kayo guys kung paano natin hihigupin ang itong cups natin o tinatawag nating cluster, yung gatas. Explain ko lang guys, ito kasing cups natin, meron kasing button dito sa ilalim. So pipindutin na natin para magkakaroon siya ng vacuum or yung suction niya yung gatas. Yan, pindot niya natin, tapos lagay natin para higupin niya yung gatas. Yan guys. Tungkol doon sa pag-exit ng mga baka, para hindi kayo malito. Kasi baka isipin nyo paano sila exit, paano papasok yung mga baka.
hindi pa sila hahalo dun sa hindi pa nagatasan. Anyway guys, dito guys, makikita nyo, may ano kasi to, may partition kasi to guys. So, ito yung exit, at ito naman yung entrance. So, hindi sila makapasok, hindi rin sila makapasok dun sa kabila. Yung mga baka hindi pa nagatasan. Kasi hindi tumapos. So, at ito, dito guys, mapapansin nyo guys, ito yung daan nilang pa-exit. Ito yung daan nilang exit. Tapos dito naman, meron silang roller gate. Ito yung gate nila para hindi sila makalabas din doon sa exit ng baka. Ito yung ano guys, ito. Ayan, umiikot sila. Yan po yung pag-exit ng baka at pagpasok ng mga hindi pa nagatasan. Yan guys, ito yung gagatasan natin. Yung 400 cows, gagatasan namin to ng mga 2 oras. Yung milking ng kasi ng baka dito eh, umagat hapon. So, mas maganda ngayong hapon yung kinukuha natin sila ng video, medyo maliwanag kasi pag umaga kasi medyo madilim pa kasi umaga kami nagsisimula, like yung ano namin, simula ng pagka-milking. Kaya medyo madilim. Babalik po tayo guys at pupuntahan muna natin sila doon sa likod guys, titingnan natin sila doon kung kasi kukunti na lang kasi sila eh, itutulak muna natin sila sa likod. Anyway, papakita ko kung paano sila itutulak. Meron din tayong ano dito guys, meron tayong backing gate dito, switch ang backing gate forward at saka ano, forward backward, po-forward natin. Ayan, may maririnig kayong bell dyan guys, pero makakala nyo recess time na sa pangalan na purpose kasi nung bell para hindi sila maipit dito nang malaman natin na umaandar pala tong gate kasi minsan kasi bising-bisi ka sa paglalagay ng cups doon o cluster doon naiipit na pala yung mga baka kung wala tong bell. Anyway, nakalahati na tayo guys. Control. Anyway, continue na tayo pagkagatas. Kalahati na lang sila guys. Ayan, tingnan nyo guys. Pansin nyo guys, may bakante dito. Kasi nga, tulak dun sa likod. Kaya hindi sila pumapasok. May ibang mga baka kasi ayaw na pumasok kahit alam na nila. Ewan ko lang, parang tinatamad na siguro silang gatasan. O yung iba kasi busog na busog eh. So, ay yung iba ayaw pumasok. Ito yung nangyari. Meron tayo napapansin natin may bakante. So, kailangan natin silang itulak doon sa likod para pupunta din sila dito sa harap sa may entrance para papasok sila. Yan guys, anyway, continue muna tayo paggagatas. Samahan nyo muna ako guys dun sa kabila. Titingnan natin yung kasama natin. Thank you.
hurts me. Balik na tayo dun sa kabila, guys. Mukhang marami na yung gagatasan natin. Last three cows.